natutuwa ko. Since ano pati election, sir, eh, may presidente na siya, well, dapat impeachment of the evening, nasa house na filing na, kung talaga, meron talaga bigay siya against the president. Malay mo, umabot tayo dyan. Pero kasi parang nung sa ngayon, bilang presidente siya, that's the only way na pwede niya sila pa siya president niya. I mean, that's the right. Well, sa akin nga, he could spare everyone eh. Kasi sinasabi niya, diretso siya magsalita. Matapang siya sa mga issue. Ilabas mo. Labas mo yung tapang mo rito. Pakita mo na mali ako. Na hindi lang ako nag-aakusa. Kasi marami pa siya mga, alam mo yung mga diehard supporters niya. Talagang paniwalang paniwala eh. Alang-alang na lang sa kanila. Pakita mo na malinis ka na opisyal ng gobyerno. Base sa dun sa isang impormasyon natin. Pero may mga tinitignan pa tayo na iba't ibang mga illegal na mga activities nung panahon niya bilang mayor. Darating tayo dyan. So for now, ito muna. Ito muna yung ready tayo to expose sa ngayon. Pero malay nyo, within the next few weeks, I'm not ready to say. Smuggling, sir. Yung pinag-usapan pa rin natin, sir, is yung 2006 to 2015. Wala ba pagkakalong natin eh? Kaya yung 2016, kung naging presidente na siya, na ikakalba sa kanyang bank accounts? After kasing na-expose ito, ay nilinis na nila yung kanilang mga accounts. Pero ito, ay hindi mo na ito mabubura sa record. At kaya niya pinag-iinitan yung mga iba't ibang ahensya na kung bakit daw nailabas ito. Pero ang pag-iinita mo, ang sisihin mo yung sarili mo kung bakit ka nangurakot ng kwarta. Yun yun. So, sabi niyo kanina, nilinis na, paano pa maraang nililinis nila yung bank? Hindi, i-withdraw mo lang. I-withdraw mo. Pagka tinignan mo yung account balance ngayon, hindi ma-late na. Pero nung panahon na in-expose ito, basta't ang total na higit 2 bilyong piso ang So hindi nyo na-trace doon saan napunta yung binidro? Hindi na importante yon. Ang importante, meron siyang mga ganitong kalalaking halaga. Sir, so anyway, tignan nyo muna yung mga dokumento para mas... Sir, 2 billion transaction value or at one time, that was the biggest deposit? Deposits and credits. Lahat ng pumasok na pera. So kasi... base sa nakita natin, halos lahat papasok ang pera. So yung sinasabi niyo na possible na from legal activities, binavalidate kayo na nangalidate? Hindi. Isang, ano na ba yan? Lump? O hiwa-hiwalay? Oh, sige. Iba-iba yan ha. Iba-ibang sets yan. So validated na po? Dapat. Oo, baka magkaka-ano-ano sila. Sir? Ha? Sir, ano yung yes. Situation ni Sammy Ruiz? Ano yung nasa export-import business daw. So, pwedeng suspend? Eh, kayo nang bahala mag... Sir, kasama ba sa pinag-imit ang agenda yung mining? Hindi naman. Kumbaga, hindi pa ako ready to go there. Ito muna tayo. Hindi naman sa inuutay-utay natin ito, pero... Iba na yung sigurado yung tinitindigan natin. Tapos mamaya, panuuri nyo yung investigation at meron din tayo ilalabas doon. Sir, yung objective, sir, so with this information, ano yung... Objective? Ito yung mangyari, yung objective, ano ang ideal na mangyari? Well, primarily to inform the public. Kasi maraming naloko eh. Alam nyo, nung kampanya, hindi pinapakinggan ito dahil... Alam nyo yung ingay ng kampanya, nalulunod yung mga ganitong impormasyon eh. Pero ngayon na humupa na, nakapag-isip-isip na yung mga tao at nakita na nila yung kalidad ng
ano natin, itong pangulo natin, mas bukas ang kanilang pag-iisip. So ito ngayon, tinitindigan ko ngayon. Sa? Doon nga sa dokumentong ibinigay sa akin nung isang concerned citizen. Hindi, ando doon, nadudun, pag nakita nyo yung, ano, yung account name, kung anong klaseng transaction yan, credits yan, tapos ando doon sa huli yung total, makikita nyo. Tapos iba't ibang tao yan, ha? Ibibigay sa inyo yung iba't ibang tao. So kayo na lang ang mag-end. Okay? Ano tag ito? Adet, ano pa yung binigay nyo? Sige, then yung iba lahat. Oh, oh. Iba't iba eh. Kasi talagang nung mayor siya, kung saan-saan ang gagaling yung pera. Kaya, naobligang magbukod. At itong nakalagay sa account niya na ito, ay apparently, pang safety niya ito, kung ano man mangyari sa kanya. So, yan pa lang yung nakalagay sa bangko. Marami pa siyang mga ibang pera na nakabukod kung saan-saan. Sir, ano yung sa ibang bank account? No. Whether in real property, at whether cash, at basta't marami pang sir, iba. So, since in-expose yung campaign natin, so it's a time na talaga nagagamit pa rin. Eh kung corrupt ka nung mayor ka, eh ngayong presidente, eh, lalo na. Di ba? Kaya nga nakita nyo, wala namang ginawa laban sa corruption. Di ba? O mamaya, makikita nyo. Walang, ito, makikita nyo yung pattern of behavior. Kasi ganito yan, kung naniniwala ka na hindi corrupt si President Duterte, dapat, ay nung mayor siya, dapat hindi siya corrupt ngayon. Dapat may ginagawa siya ngayon laban sa korupsyon. Pero nga, iba't ibang mga, nakikita nyo yung mga lumalabas na mga anomalya, at mamaya na lang, tignan nyo yung ilalabas natin doon. Prompt niya lang yung simpleng bahay niya. Hindi totoo yun. At marami siyang bahay. Marami siyang bahay. At ando dun sa mga yung documents na binigay ko rin nung kampanya, yung mga list of properties, ando dun din yung lahat. Sir, afraid na pag-inita mo kayo ng problema? Given na yan eh. Noong pa niya ako pinag-iinitan, pinapapatay niya nga ako base sa impormasyon. Tingnan natin. Di ba? Eh, sanabi ko nung kampanya, hindi matatapos ito. Ahabulin at ahabulin natin siya. Ha? Yan yung negosyante at contributor na ano. So, bagay sa itong latest na binigyan niyo, sa product of much more of bringing up sales. No. Inaantay lang natin. Those are the documents I had nung campaign. Inaantay natin siyang patunayan kasi sinabi niya eh. Napapatunayan niya eh. Di ba? Wala naman eh. 9 buwan na. So Mr. President, panahon na at mamaya't mayain kita. Hindi ko bibitayuan tong issue na to. April 21, 2016. Ha? Na-validate na ito. Na totoong mga accounts ito, di ba? May mga nag-deposito na nga dito to prove that these accounts really existed. So, yon. Tapos, nagkaroon tayo ng
challenge na magkita kami sa BPI Julia Vargas para patunayan na mali ako. Kung mali ako, magre-resign ako ora mismo. Hindi siya sumipot noon. Ang pinadala niya yung kanyang abogado. Tapos sinabi niya, sinabi ng abogado niya, 1 week, ano daw, isang linggo daw ang hinihingi ng BPI. So, pinalagpas natin. So, awa ng Diyos, 9 buwan na ang nakalipas. Sir, yung withdrawal records na ito, may awa kayo? Lalabas yun dun sa transaction history. Kaya nga, yun ang hamon eh. Hindi pwedeng account balance lang. Pero since nireveal niya ito last year, mula noon hanggang ngayon may nakuha pa kayong karagdagang information sa additional documents? Marami. Marami. Pero nga, sabi ko nga, sa ngayon, unahin muna natin ito. Tapos mamaya dun sa hearing, baka may lumabas na lang. Sir, wala ba kayong concrete actions? Kasi kung exposed lang tayo ng exposed, tapos wala namang ginagawa, eh ang tao, parang, di ba mataas pa rin yung sasunod ng rating? Eh, darating tayo dyan. Darating tayo dyan. Kailan? Eh, tayo pa rin sa hindi. Hindi. Yeah, may flight. Sir, sir, on your own, will you try to also access the transaction records? Sorry? The transaction records, will you try to get I don't have any opportunity. Actually, yung ombudsman, nung nag-file ako ng plunder case, they have the power and the authority to get these transactions from AMLAC. Kaya sigurado ako na meron na yung ombudsman nito. Sigurado ako na meron sila. Hindi. They're not obliged to make these things public. In fact, it's I believe it's not they're not authorized to do so. Pero 6 months ay ilang months na yung nakalipas eh. 7 months na yung nakalipas nung pinail ko ito. I believe hindi naman nila inupuan yung investigasyon na yon. So the first thing na gagawin dyan ng fact-finding team is magre-request sa AMLAC ng bank records based on this. So sigurado ako na meron siya. Meron ng ombudsman. So hindi ba pwedeng na siya i-get naman yung force itong sa pinapaulong sa dito and well, they need to explain. Kasi 'di ba ang postura nila eh simple silang tao, may kulambo para wang alam niyo, maraming naloloko eh. Kaya mahirap lunukin eh. 'Di ba? Asang-asa na raw siya, pinanganak daw siya ng mahirap. At kung ano-ano. So, ito na. It's time to unmask this guy. Paano mo sasabi niya, sir, sa mga supporters ng mga pumulo sa kanila? Eh, hamunin nila. Sabihin nila yung kanilang iniidolo na patunayan na mali ako, parang mag-resign niya ako, para mapahiya ako. Di ba? Mapahiya ako talagang wala na. Wala na akong mukhang iharap kung mali ako rito. Di ba? So, ganun dapat. Okay. Para makapag-ready na tayo. Ha? Hindi, ito. Ano lang ito? Ha?